Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra. Take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. So, kunin nyo lang yung mga messages na magre-resonate para sa inyo. Kung kayo ay hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang po ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. If you want, pwede kang magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader. Siya yung pwede magbigay ng personal reading sa'yo. Okay, friend ko yan, guys. Open po siya sa personal reading. And by the way, sa mga magla-like at magko-comment sa video na ito, sobrang ma-appreciate ko po yung comment ninyo, like ninyo. Nagpapakita po yan ng malaking suporta sa akin. Maraming salamat po. So sana po mag-iwan kayo sa baba. So let's start. This is for Libra, kapalaran sa pag-ibig. Let's start your reading. Main energy, Libra. I will not take this masyadong marami. Ulitin ko. Masyadong marami yung lumabas. Shuffle ko lang ng isa pa yung card. Thank you. Spirit guides, angel guides for Libra. You do have the Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. What's with the Page of Cups? The Nine of Pentacles and the Six of Cups. Kunin ko na rin sa side ng person mo. Okay, for your person, meron tayo dito Three of Wands, Knight of Cups, and the Six of Wands. Wait lang, guys. Ayusin ko lang yung camera. Okay, so ano yung situation ninyong dalawa ng person na ito? Yung situation ninyo is the Ten of Wands and the Wheel of Fortune. Okay. I feel like with the Page of Cups, medyo naging immature ka eh dito sa connection na ito. Maybe in the past. Kasi ikaw yung bigay ng bigay. Ikaw yung effort ng effort. Ikaw yung nagbigay ng time, ng effort, ng love. Na pwedeng hindi ka humihingi ng kapalit dito. Hindi ka humihingi ng kapalit. I feel like with the Nine of Pentacles, maganda yung nakita natin dito. May mga blessings, money, and success para sa'yo. May mga accomplishments ka na pwedeng ito na rin yung naging anong tawag dito? Kahit walang ginawa yung personal, nakita natin, no? Na parang may naitulong naman siya kahit papano sa kung ano yung kinalabasan ng buhay mo. Parang kahit papano, kung ano yung meron ka ngayon, hindi ko naman nakikitang para ibalik mo pa ito, no? Kasi maganda naman yung mga dumating sa buhay mo na habang nandito, etong person na ito. With the Six of Cups, yeah, you could be dealing with a past person and ikaw talaga yung bigay na bigay sa kanya ng pwedeng hindi naman niya hinihingi yon, yung effort mo, yung time mo. Diba? Pero kusa mo itong binibigay sa kanya. Some kind of ending ang nangyayari dito sa inyo. Pero I don't feel like nagle-let go completely yung connection. With the Wheel of Fortune, malaking pagbabago yung nakikita natin sa sitwasyon ninyo. Hindi ma-let go, pero may ending eh. Pwedeng ikaw ito na nag-end na yung sacrifices mo para sa kanya. Or yung ginagawa mo, yung movement mo, yung actions mo in the past, pwedeng in-end mo na ito. Binabago mo na ito ngayon. Kasi pwedeng natutunan mong mahalin at bigyan ng importansya yung sarili mo with the Nine of Pentacles. Parang binigyan mo ng pagpapahalaga. Pwedeng nakinig ka sa mga advice sa paligid mo. I feel like maybe friends or
pwedeng ikaw lang to sa sarili mo na realize mo na hindi na ako dapat magpaka tanga pa, no? And yun nga, may maturity tayong nakikita dito. Whatever happened in the past, iniwan mo na yun doon sa past. Okay? Yung mga pinagagawa mo, mga decision mong ginawa in the past. Now, with the Three of Wands, this person miss you. The Knight of Cups, nakikita natin yung love coming from this person. This person loves you, namimiss ka niya. And with the Six of Wands, I feel like marami yung pabor sa'yo eh. Maraming boto sa'yo sa connection na ito. Maybe friends, family, lalo na dito sa side ng person mo, no? Nakikita natin yung pagkaboto nila sa'yo. And at the bottom of the deck, this is the Star, Aquarius energy. Nandun yung kita natin na pagkagusto talaga sa'yo nitong person ito. Gusto ka niya, mahal ka niya. Guys, kung ikaw ito na sinasaktan, binubugbog ng person mo in the past, this is not your reading. This is not your reading. Because yung love na nakukuha natin dito is a sincere love at hindi toxic love. Okay? I feel like marami siyang kailangan or gustong aminin sa'yo. Pero sa person, sa personal, hindi through chat. Hindi ganun. So anyway, ano yung nasa isip mo towards this person? You do have here the High Priestess. The Ace of Wands. By the way, may narinig ako umubo. This could be a reading. Ace of Wands is here. The Temperance. Ano naman yung nasa isip ng person na ito towards you? We do have here the Eight of Swords and the Four of Wands. The Justice card. And then, ano yung mutual energy? The Ace of Cups. We do have here the Strength card, Leo energy. For some of you, you could be dealing with a friend or best friend energy, parang ganun. Or something na connection or maybe relationship na naging matibay, naging matatag. Pwedeng kung nagkaroon kayo ng relationship, pwedeng talagang may mga families na involved na dito. Parang may kilala ka na ng family niya, kilala niya na yung family, kilala mo na yung family niya, parang may ganun. Anyway, with the High Priestess, you are a very spiritual person. And with the Ace of Wands, pwedeng ang nasa isip mo is that yung mga new beginnings, no, na nangyayari ngayon sa buhay mo or mangyayari pa. The Temperance, I feel like hindi ka nagmamadali sa kahit anong connection. Whether pagdating sa money, whether pagdating sa career mo, no? Parang gusto mo matutunan mo lahat, gusto mo maayos muna yung present moment bago ka makarating doon sa susunod, no? Which is maybe mas mataas na opportunities or success para sa'yo. Alam mo yun, hindi ka talaga nagmamadali. Kasi you know, it takes time. It takes time. And ayun na, no? Pagdating sa career, pwedeng yung iba, hindi mo agad hinahangad yung promotion. Although gusto mo, pero hindi agad-agad na to the point na wala ka talagang alam doon sa trabaho na yon. Pero papasukin mo, hindi naman ganon. Gusto mo muna matutunan, mahasa yung sarili mo, may mga ganon tayo nakikita dito. Pagdating sa love, maaaring ganon din. Hindi ka nagmamadali sa connection ninyo na itong person na ito. For some of you, you feel like this is your soulmate, pero hindi naman necessarily, no? Yung iba, feeling mo this is your soulmate, this is your twin flame, or maybe someone na special talaga sa'yo kasi may spiritual connection sa inyo. Okay? Okay lang kahintindi. Some of you lang na
you do love this person. Yung nasa isip mo, alam mo mahal mo siya eh. Kaya mo nga binigay yung lahat ng kaya mong ibigay in the past kasi mahal mo siya. Minahal mo siya. Diba? Hinabaan mo yung pasensya mo, inintindi mo siya kasi mahal mo siya. And then, with your person, we do have here the 8 of Swords. Kasalukuyan stuck siya sa situation. And this person, ang actually, it is nasa ilalim na tong Knight of Cups, no? Which is the Knight of Cups is showing to me now as a kind of offer. So, pwede nasa isip niya is, gusto ko magbigay ng offer sa'yo eh. Pero hindi ko kayang gawin ito sa ngayon with the 8 of Swords. So, nasa isip niya, gusto niya mag-offer sa'yo, maybe even say sorry, and with the 10 of Wands, parang gusto nga niyang aminin sa'yo. Or mag-sorry and then sabihin sa'yo lahat. Gusto niyang gawin yon. And with the Justice card, maybe ang nasa isip niya is to tell you the truth. I want to tell you everything. Gusto ko sabihin sa'yo lahat-lahat. Gusto ko sabihin sa'yo ang totoo. Okay? And, mahalaga ka para dito sa person ito. And yun nga, with the Ace of Cups, alam mo sa sarili mong mahal mo tong taong to. Alam niya rin sa sarili niyang mahal ka niya. That is the mutual energy here. And that you feel like siya yung kumukumpleto sa'yo. Especially doon sa may mga soulmate connection dito. Nakaamoy ako by the way ng basura. So pwedeng currently ito ay malapit sa basurahan or kasalukuyang magtatapon. So ano yung emotions mo towards your person? Ano ba yung emotion mo para sa kanya? That's the Knight of Pentacles, the Star, and the 4 of Pentacles. Yung person mo, anong emotion niya para sa'yo? We do have the Page of Wands at the bottom of the deck. The Chariot is here, the 4 of Pentacles is here, and the King of Swords is here. And, o nga pala, nakalimutan kong kunin yung Mutual Energy. Mutual Energy, Spirit Guides, Angel Guides for Libra. Mutual Energy for Libra. We do have here the 2 of Swords. Okay? So, nakikita natin dito sa Mutual Energy ninyo, pareho kayong hindi kayo makapag-decide sa ngayon kung ano ba yung talagang nararamdaman nyo para sa isa't isa. Like, alam mo sa sarili mo, mahal mo siya. Pero, basta parang, sa ngayon, separation na nangyayari sa inyo, sige lang, tuloy-tuloy lang yung separation na yun. Parang ganun. Pinipilit mo siyang iwaglit or alisin sa isipan mo. And pwedeng ganun din siya sa'yo. No? Especially with the Chariot, this person is like tinatakbuhan niya, especially if you're dealing with the twin flame, your person is the runner here. Pilit niya tinatakbuhan yung emotion niya, which is alam niya ngang mahal ka niya eh. Pero with the King of Swords, maybe yung person is nag-focus sa realidad ng buhay, sa kanyang profession, sa kanyang career, and pwedeng nakakita ko ng mga stress dito, so ito yung focus ng person mo. The 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. This person's thinking of you, iniisip ka niya. And then there are times na natutulala na lang siya, no, kakaisip sa'yo. Okay? And ito yung ginagawa ng person mo. Kasi pwedeng kasalukuyan, nagmo-move on siya from this connection. Alam niya mahal ka niya, pero pwedeng hindi pa niya alam kung paano haharapin yung love na yun eh. Parang sa ngayon, umiiwas siya, nag-move on siya, pero hindi kanya completely kina-cut off. And then, yung emotion niya, hindi naman niya completely ma-cut off, cut off. And then, ganun ka rin naman sa kanya. With the Knight of Pentacles, I feel like you're focusing on your goals with the Star. Yung focus mo, yung dreams mo, pangarap mo. You're saving money with the 4 of Pentacles for the future, no? Nasa isip mo, future mo, gusto ko ma-reach tong goals ko. Gusto kong simulan kung ano man tong gusto mo simulan dito. Meron kang gusto simulan. Gusto kong masimulan to. And then yung iba sa inyo, you want to invest sa sarili mo, sa future mo, etc. Gusto mo may ma-accomplish pa na something.
and you're really saving money here. And yeah, you're moving on. Actually, yung if you're dealing with the twin flame, pareho kayo nag lumalayo, pinipilit yung layuan ang bawat isa. Okay? By the way, nakaamoy ako ng fried chicken. This could be your reading. So in the future, ano yung actions, no, ng person mo at ikaw dito sa connection nito? Future actions, please. Spirit guides, angel guides for Libra. Future actions. You have here the Ace of Pentacles and the Four of Cups. One more card for you. The Empress is here. How about your person? Future actions. The Devil is here. The Sun. That's two major arcana, by the way. The Two of Cups. Clarify the Two of Cups and the Sun. We do have here the Ten of Swords and the Five of Swords and mutual energy. Bottom of the deck, we do have here the Hanged Man. Mutual energy is the Queen of Wands and the Nine of Wands. Okay. So, sa nakikita natin dito with the Ace of Pentacles, may mga nakikita akong offer sa'yo in the future, which is offer of money, something na bago, na pwedeng pag-isipan mo muna ito. I don't feel like ina-accept mo siya agad-agad, but there's an offer na pwedeng katulad nga na sinabi ko, hindi ka na nagmamadali. Maybe in the past. Maybe in the past, yung mga decision mo in the past, masyado ka nagmamadali. And natuto ka na dun. And ngayon, nakikita natin, in the near future, hindi ka na nagmamadali dito. There's an offer, pero hindi ka nagmamadali. This could be a new beginning. Maybe in love. Maybe yung iba sa inyo, offer na may kinalaman sa money. Ayan. So, we do have here the Empress. You will be focusing on yourself. This time around, nakikita natin yung pagmamahal mo talaga nasa sarili mo eh. Kasi dati, hindi mo minamahal yung sarili mo na to the point na ibinibigay mo lahat kahit wala nang matira sa'yo. Sabi ko nga, nagpapakatanga. Diba? Binibigay mo lahat yung best mo and then napapabayaan mo yung sarili mo. You are that kind of person na na kahit maubusan ka, wag lang ito mga tao sa mga taong mahal mo. Parang ganun. And yeah, this is you loving yourself. Hindi ka na ganun ngayon. You are focusing on yourself. Yung health mo, nakikita natin, mas gumaganda. Yung iba, ang ganda ng energy, no? May mga, lalo na yung mga nagda-diet, yan, high chance na mag-improve ang iyong katawan. May improvements, may pagda-diet, may makikita ng mga tao sa paligid mo, ay, bakit parang bumapayat ka, ganto ganyan. So, may mga improvements talaga sa'yo. Makikita ng mga tao yan sa'yo in the future. And on the other hand, ito person na ito, we do have here the Devil, the Sun, and the Two of Cups. For me, this is showing us another relationship, connection. Pero, nakakita tayo dito ng happiness with the Sun. Masaya. Masaya yung relasyon. Pero, sa una lang. Kasi with the Devil, ito yung energy na one of them, pwedeng yung person mo or yung person niya, magpakita ng attitude na pwedeng makaapekto sa connection or sa relationship niya sa iba. Okay? Kasi hindi naman talaga may tatago ito eh. Mapagbalat kayo sa una, oo, naitatago itong ganitong kaugalian. Pero hindi yon
magtatagal. Kasi talagang yun ay nasa puso niya. Eh. Kumbaga, ang hirap mong baguhin yung talagang ganyan na talaga yung ugali. And, hindi ko masabi if this is you or your person. Kasi, nagkakaroon ng, oo, masaya sa una, but there's an ending here with the Ten of Swords. Nagkakaroon ng ending. So, pwedeng kung ito ay bagong relationship para sa person mo, definitely, may separation sa kanila ng person na yon. Especially with the Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy, big change. Na maraming mawawala. Okay, maraming matatapos. Sa una lang masaya, pero mag-i-end din agad-agad. And then in the future, we do have here the Nine of Wands. This is your person na nakikita natin ang daming challenges in the future, no? And yun yung mutual energy ninyo eh. Nakikita natin, ang challenges sa'yo is may kinalaman sa Queen of Wands, which is the Queen of Wands is someone na nagbibigay ng financial advice, someone na pwedeng, sabi ko nga sa'yo, pwede may mga offers sa'yo in the future, pero parang hindi ka masyadong sure na regarding dito, kasing daming challenges. And then, pwedeng hindi mo alam kung paano haharapin itong taong to, that's your challenge. And then, pagdating sa person mo, ang challenge sa kanya is, paano makakaalis sa isang sitwasyon na parang marami ang involved, parang ganun. And there's a lot of challenges, a lot of fears, no? Dito. Alam niya na kailangan niyang harapin itong taong ito. Pero parang, may mga pag-uusap na pwedeng natatakot siyang ungkatin or pag-usapan niya, balikan. So anyway, that's it for now. Thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. By the way, ipapakita ko rin sa'yo yung bottom of the deck, no? This is with regards to your emotion. The Hangman, it feels like this is you na nababaliktad na yung sitwasyon, no? Pwedeng dati, hindi ka nag-iisip bago ka mag-take ng actions. In the future, nakikita natin mag-take. In the future, mas ginagamit mo na yung isip mo kaysa sa pag-take ng actions. Ngayon, dahil doon, shift. You have your Nine of Swords and the Five of Cups. Okay? Parang hindi mo na haharap kung ano man yung, or hindi dumadating sa point na ikaw ay nagkakaproblema dahil dun sa katangahan na ginawa mo or gagawin mo. Kasi hindi mo nga gagawin eh. Mas utak ang ginagamit mo. Can you see this Hangman facing the other way, which is papunta dito? And then yung nasa likod niya is the Five of Cups and the Nine of Swords. It's like problema. It's like pagkalungkot. Problema, pagkalungkot, stress. Na dapat ito yung kakaharapin mo kung hindi mo ginamit yung utak mo. Pero gagamitin mo talaga yung utak mo dito. And pagdating sa energy naman ng person mo, for what I can see here, na babaliktad yung sitwasyon. Yung mga pananakit na ginawa niya sa'yo or mga naparanas na paramdam niya sa'yo, mababalik lahat sa kanya yun. Siya naman yung masasaktan, siya naman yung mga problema, marirealize niya kung ano yung mga sakit na naidulot sa iyo nitong taong to. Mararamdaman niya rin yun. Okay, so thank you for watching. I love you all and bye-bye.